Kamusta mga kaalam? Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga leading fast food company sa buong mundo. Sino ba ang nag-imbento ng drive-thru service? Totoo ba ang usap-usapan na ang may-ari ng fast food restaurant na ito ay isang scammer? Paano ito nangyari? At sino ang nasa loob ng pangyayaring ito? Kaya kaalam, siguraduhin panoorin hanggang dulo para malaman ang kasagutan. Ngunit bago tayo magpatuloy kaalam ay siguraduhin nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong aalaming kwento nakapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Ang fast food business na McDonald's ay naimbento ng dalawang magkapatid na kung saan tinanggal nilang serbisyo ng car shop services at pinalitan nila ng bintana para maging drive-thru. Noong una, hindi nagustuhan ng mga customers ang ideya na mapaglingkuran ang kanilang sarili at magmaneho ng sabay. Kaya bumaba ang sales ng negosyo ng magkapatid at halos tumigil ng 3 beses. Ngunit dumating ang oras ng mga customers ay bumabalik para sa kanilang masarap na hamburger, fries at milkshakes. Pagkaraan ng 15 taon ay kinumbinsi sila ng isang salesman upang palakihin ang franchise ng restaurant. Sinabi ng salesman na siya ang mamamahala ng pagbubukas nila at tutulong sa kumpanya para maabot ang 1 bilyon ng McDonald's. Ngunit sa kasamaang palad, ang magkapatid ay walang nakuha na kahit 1 dolyar ng kanilang kinita. Mga kaalam, isa na namang malaking kwento sa industriya ang ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, magbalik-tanaw muna tayo sa pinanggalingan ng sikat na fast food restaurant ngayon. Noong 1900s, sina Richard at Maurice McDonald ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya ng Irish immigrants sa isang rural na pook sa New Hampshire. Ang kanilang ama na si Patrick ay nagtatrabaho bilang isang manager ng isang pabrika ng sapatos sa lungsod. Makalipas ang 42 taon, sinabi sa kanya ng may-ari na masyado na siyang matanda para sa trabaho, kaya agad siyang natanggal at pinutol ang kanyang pensyon. Pagkatapos matuklasan ng magkapatid ang nangyari, alam na agad nila na kailangan nilang umalis sa bahay para sa isang mas mahusay na buhay. Pinagpasyan nila ang dapat nilang gawin na paraan para matupad nila ang kagustuhan nilang maging financial independent. Noong matapos nila ang high school, pinangako nila na magiging milyonaryo sila sa edad na 50 at hindi matutulad sa kanilang ama. Sa mga oras na iyon, pinangarap nila ang pagiging direktor, paggawa ng mga pelikula at mga landing gigs noong 1920s. Kaya naman lumipat sila sa California at nagtrabaho para sa sinehan ng Columbia Studio para sa $25 sa 1 linggo. Ang ginagawa nila ay ang pag-setup ng mga ilaw at pagmamaneho ng mga truck. Sa trabahong iyon, nagawa nilang ipunin ang bawat sentimo. Kaya noong 1932, nagpasya silang magsimula ng kanilang sariling negosyo at bumili ng isang rundown na sinehan sa Glendoria at tinawag itong Beacon. Ngunit binuksan nilang sinehan sa panahon ng Great Depression o Worldwide Economy Failure, kaya dumami ang kanilang bayarin. Naglibing pa nga sila ng pilak sa kanilang likuran kung sakali na ang bank account nila ay mag-foreclosed. Ang magkapatid ay kumakain lamang ng 1 beses sa 1 araw at ito ay madalas pa mula sa isang hotdog stand sa malapit. Ang pangyayaring ito ay nagmulat sa magkapatid na isara ang Beacon at nagpasya na subukan ng kanilang swerte sa pagninegosyo ng pagkain. Kinumbinsi nila ang may-ari ng lote upang payagan silang mag-setup ng kanilang sariling hotdog stand kahit na wala silang alam tungkol sa food service. Pagkatapos nito ay kumuha sila ng co-owner kung saan pinakita sa kanila ang mga teknik sa pag-uumpisa ng food business. At makalipas ang 2 taon, ang magkapatid ay nagsimula ng maghanap ng mga lokasyon para sa mas malaking restaurant at manirahan sa San Bernardino noong 1940. Binuksan nila ang barbecue restaurant na naging matagumpay, ngunit pagkatapos ng 2 digmaang pandaigdig, napagtanto nila na ang negosyo ay hindi lumalaki kahit na ang kanilang parking lot ay laging puno. Kaya napagpasya nilang isara ang restaurant at buksan muli na may mas maganda at maayos na disenyo na sila lang mismo ang may pakana. Dito na nila naisipan ang drive-thru. Sa isang interview, sinabi ni Richard na marami sa mga arkitekto ay hindi naiintindihan ang konsepto ng drive-thru. Marahil daw ay hindi pa kasi nila ito nararanasan. Kaya isang gabi ay kumuha sila ng chalk at ginuhit niya ang kanilang floor plan at equipment layout sa sahig kasama ng 5 tao na nagpanggap bilang empleyado at ang iba ay customers. Ang gusto ng magkapatid ay makuha ang tamang measurements at makabuo ng maayos na sistema para sa kanilang restaurant.
Ngunit nang gabing iyon, umulan ng malakas at nabura ang chok na iginuhit nila para maipaliwanag ang kanilang plano. Pero inulit nila ito at makalipas lamang ng 3 buwan, nag-reopen na ang kanilang restaurant na may mas maiksing menu sa halip na bigyan ng maraming options ang mga customers. Ang binenta lamang nila ay hamburgers, fries at milkshakes. Pinalitan din ng magkapatid ang car shop service at ginawang take-out o drive-thru windows para ang mga bumibili ay makukuha ang kanilang order sa sandaling oras lamang. Sa kabila ng mga innovation na ginawa ng magkapatid, marami pa rin ang hindi natuwa na wala na ang kanilang car shop service at tinanggal nila ang ibang pagkain sa kanilang menu. Di kalaunan ay bumagsak ng kaunti ang negosyo kung saan muntikan na namang sumuko ang magkapatid. Sa ilang interview ulit kay Richard, sinabi niya na marami ang bumatiko sa kanila at tinawag silang Coco Nobody dahil sa imbensyon nila na drive-thru. Ngunit kahit mabagal ang kanilang food business, ay muling umasenso sa taong 1953. Ang gross sales nila ay umaabot sa mahigit $300,000. Ang magkapatid ay tagumpay na nakapagpatayo ng 21 franchises at 9 outlets na siyang nagpabilis ng kanilang pagsikat sa USA. Ito rin ay naging dahilan sa pagbisita ni Ray Kroc, isang milkshake machine salesman. Lagi siyang nakakakuha ng tawag mula sa mga restaurant mula sa buong bansa at sinasabi na gusto raw nila ng milkshake machine katulad sa McDonald's Brothers sa San Bernardino, California. Kaya naman, nagtaka si Ray Kroc at hindi nag-alinlangan na bisitahin ang restaurant na kahit na sa isang tahimik na desyertong puok. Ang magkapatid ay merong 8 milkshake machines na nagkakahalaga ng $150 per piece. Isang araw, si Kroc ay pumunta sa California galing sa Chicago para makita ang McDonald's Brothers restaurant. Isa itong tipikal na ordinary looking na drive-thru pero punong-puno ito ng tao. Nang nagawa na niyang sumilip sa kusina ng restaurant na mangha siya sa sistema nito. Sa burger assembly, may isang tao na nagluluto sa patty at ang isa naman ay binabalot ito. Meron ding gumagawa ng milkshakes na nasa counter. Ayon kay Ray, sobrang na-impress siya sa operasyon ng McDonald's at hindi niya maalis ang kanyang mata rito kaya nanatili pa siya ng 1 oras para manood hanggang sa makausap na niya ang magkapatid. Base sa memoir ni Ray noong araw na bumisita siya sa restaurant ng magkapatid, binigyan niya ng malalim na pag-iisip ang natuklasan niya. Isang restaurant na may 8 multi-machines para sa milkshakes at stable na cash flow. Sigurado si Ray na malaki ang potensyal ng McDonald's. Kinabukasan, bumalik si Ray sa restaurant at sinabi sa magkapatid ang mga iniisip niya kagabi. Tinanong din ito kung bukas ba sila sa isipan na mag-franchise. Ngunit tahimik lamang ang magkapatid. Maya-maya pa'y nagsalita si Morris at itinuro ang kanilang malaki at kulay puti na bahay. Merong itong malawak na porch na kung saan tumatambay sila tuwing malapit na sumapit ang gabi. Ayon kay Morris, payapa at masaya na ang kanilang buhay at ayon na nila ng iba pang problema. Dinagdag din ni Richard na magkakaroon ng maraming papeles at usapin kapag sinimulan nila na mag-franchise sa ibang lugar. Sabi naman ni Ray, bibigyan niya ng maganda at maayos na kontrata ang magkapatid sa oras na makabalik siya sa Chicago. Sisiguraduhin niya na ang mga rights ng franchises sa McDonald's ay magbubukas ng malaking oportunidad. Tulad ng 1.9% gross sales ng franchise ay mapupunta sa magkapatid. Ang bawat building na kanilang ipatatayo ay katulad din ng itsura na kung ano ang nasa building sa California at hindi niya babalaki na palitan ang pangalan ng restaurant. Wala siyang gagawin na ibang bagay hanggat hindi ito naaprubahan ng magkapatid. Lahat ng iyan ay inilagay nga ni Ray sa kontrata at naghanap agad ng lokasyon para sa mga bagong franchise ng McDonald's. Ayon pa kay Ray, kahit na isa lamang siyang 52 years old na matanda at may sakit na diabetes at arthritis, gagawin niyang lahat para sa ikabubuti ng restaurant. Isang lote sa displays ang nakita ni Ray na maaaring pagtayuan ng una niyang franchise. Agad siyang nakipag-usap sa kontraktor nito at naging mabuti ang usapan. Ngunit hindi pa nakakalipas ang ilang araw na pagtanto ni Ray na may problema sa design ng restaurant na ipapatayo niya. Hindi kasi katulad sa California, kinailangan niya pang gumawa ng basement para sa pugon. Sinabi niya agad ito sa magkapatid at sumang-ayon naman agad sila. Pero hindi nila nilagay ang kanilang approval sa kontrata. Napagtanto naman ito ni Ray na hindi malinaw na ang kontrata ay makagagawa ng maraming issue. Kaya nag-hire siya ng attorney para ayusin ito. Pero sumuko ang attorney
Naghanap pa ng iba si Ray, ngunit sumuko rin at sinabi sa kanya na hindi niya dapat ipagpatuloy ang pagpapatayo ng franchise dahil magulo ang kontrata. Dagdag pa ng attorney, maaari na iwanan siya sa ere ng magkapatid. Hindi sumuko si Ray at tinuloy pa rin ang pag-franchise. Taong 1955, binuksan ni Ray ang kauna-unahan niyang franchise. Tuwing umaga, pupunta siya sa restaurant para tulungan ang kanyang mga staff. Base pa sa kanyang memoir, sabay silang pumapasok ng kanyang janitor. Kapag wala nang dapat gawin sa kusina, tutulungan niya ito sa pagmamap at paglilinis ng banyo. Kahit pa siya ay nakasuit at kumikita na ang kanyang restaurant franchise. Nagpatuloy si Ray na magbenta ng milkshake machines para makapagbayad sa mga staff at renta. Taong 1956, nagkaroon pa siya ng maraming franchises, ngunit dumating ang kanyang house mortgage. Dahil dito, sinabi ng kanyang CFO na si Harry Sanborn na wala sila sa food business bagkus sila ay nasa real estate business. Ang tanging rason na sila ay nagtitinda ng tig 15 cents na hamburgers ay dahil iyon sa pinakadakilang tagagawa ng kita nila. Kalaunan, naisipan ni Harry na mapagtatagumpayan nila ang kanilang financial problem sa pamamagitan ng pagbuo ng panibagong kumpanya kung saan bibili sila ng land at buildings na kanilang ipaparenta sa mga franchisee ng kung ano-anong produkto. Noong taong ding iyon, nagtayo sila ng Realty Corporation na siyang ideya ni Harry. Lumalago at naging tanyag ang negosyo. Tumaas ang kanilang revenue kung saan ginamit nila ito para bumili pa ng maraming franchise ng McDonald's. Para sa kanila, ito ang sekreto sa pag-asensyo nila. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kwento ng McDonald's. Si Ray ay bumalik sa magkapatid at sinabi na gusto na niyang tapusin ang kanilang kontrata at bibilhin niya ang kumpanya. Nagsabi ang magkapatid na mabibili niya ito sa halagang $2.7 million in cash at pagpapanatili ng kanilang restaurant sa San Bernardino na kumikita ng $100,000 taon-taon. Nagalit si Ray sa kagustuhan ng magkapatid dahil gusto niya rin na mapunta sa kanyang restaurant sa San Bernardino. Hindi na nagmatigas ang magkapatid at binigay ito. Pero sinabi nila kay Ray na kalahati ng future revenues ng McDonald's ay mapupunta sa kanila. Pumayag naman si Ray at kinumbinsi ang magkapatid na huwag na itong ilagay sa kontrata dahil magugulo ang accounts ng kumpanya. Ngunit magmula pa noon, walang natatanggap na kahit isang sentimo ang magkapatid. Abot na rin sa $100 million ang revenues nila kung kukwentahin. Ayon naman kay Ray, kung naging matalino lang ang magkapatid sa negosyo, mapupunta talaga sa kanilang kalahati ng sales ng kumpanya. Ito ang kwento kung paano nagsimula ang leading fast food company sa buong mundo. Kalam, ano ang may papaya mo sa magkapatid na na-scam ni Ray dahil lang sa kontrata? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. At yan ang nagtatapos ang ating nakamamanghang kwento sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. Hanggang sa muli at samahan niyo ako para sa panibago nating pag-alam. Huwag mo ding kalilimutang panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end. Hanggang sa muli, samahan niyo ako para sa panibago nating pag-alam.